Okay, next. What are the values of A, B, and C in the following expression such that n of infinity is 100, n of 0 is 10, and the derivative of n of 0 with respect to t is 0.5? So actually, nawala pala yung ano dito. Hold on. Okay, next. What are the values of A, B, and C in the following expression such that n of infinity is equal to 100, n of 0 is 10, and the derivative of n with respect to t of 0 is 0.5? So the given formula or function is n of t is equal to a over 1 plus b e raised to c t. Okay? So pinapahanap lang yung mga coefficients A, B, and C. So the variables here are n and yung t na to. Okay? So to solve that, isa-isahin lang natin yung mga criteria. So kailangan daw yung n of infinity. So ibig sabihin when t is infinity or approaches infinity is equal to 100. Okay? So ibig sabihin kapag sinabi ko dito infinity, I should be able to calculate for I should that should be equal to 100, no? Tapos, kapag sinabshoot naman natin sa t ay 0, that will give us a value of n of t of 10. Okay? So, ayan. And then, finally, kapag daw din derivative yan, with respect to t, no, tapos sinabshoot natin sa t na 0, ang dapat na maging value niya ay 0.5. Okay, so using those, solve daw natin yung A, B, and C. Okay, so to calculate this, so mamili lang tayo muna ng uunahin natin na pwedeng pagkuhanan ng relationship. So kung halimbawa na ang gawin natin muna ay yung infinity, no? Kunwari infinity muna. So the limit as t approaches infinity of n of t would be equal to 100. Okay? So, ibig sabihin, the limit as t approaches infinity of this function ct, okay, should be equal to 100. Okay? So, ibig sabihin, kapag nilagay ko dito yung infinity, no, kailangan maging 100 yung value nung A and B. I mean, nung buong to. Okay? Now, kung pag-aaralan maigi, kapag itong constant na to, no, kapag itong constant na to ay positive, tapos ni minultiply mo ng infinity, so magiging positive infinity ito. Okay? So that means na kapag naging positive infinity ito, e raised to any infinity will just become infinity. No? And kapag naging infinity ito, magiging infinity itong buong nasa denominator, and dahil magiging infinity yung buong nasa denominator, itong buong to ay magiging zero, which is not the case. So ibig sabihin, dito, we have to look at e raised to ct. No? Na kung saan, if C is positive, kapag nag-positive yan, yung magiging value netong e raised to ct as t approaches infinity, or lagyan ko na kagad, ang magiging value neto will just be infinity. Okay? Na kung saan, ang magiging resulta, itong buong to magiging zero. No, kasi may infinity ito nga sa ilalim, so number divided by infinity will approach zero, which is hindi po pwede kasi ang kailangan ko maging 100 siya. So anong other case? So if naman yung C ay negative, di ba magiging ganito, e raised to C times infinity. Tapos kung ito ay negative, hindi ba ano, kapag yung number na-raise mo ng malaking negative, no, so magiging negative ito. So, bali, itong kanina, positive. Ito ngayon, magiging negative. Oh,
Okay, di ba ang number, kapag na-raise mo ng malaking-malaking negative number, will be approaching zero. No? As a proof, kunwari, halimbawa, number, na-raise mo sa 100. So, syempre, malaki yan. No? Pero pag na-raise mo yan sa negative 100, liliit yan. Sobrang liit. No? And actually, kapag na-raise mo sa negative infinity, it will approach a value that is very small, that is almost equal to zero. So that's why this will become zero. So that means, ang ina-expect natin dito na value ng C should be negative. No? In order for this to happen. Okay? So, therefore, C should be negative. Okay? And if C is negative, then this limit will become ito nasa kaliwa, no? Or lagi ko na C is less than 0. So if C is less than 0, itong limit na ito sa kaliwa, magiging A over 1 plus B times 0. No? Kasi magiging ganito nga siya. Okay? And that will be equal to 100. So therefore, if this 0, this becomes A over 1, and therefore A becomes 100. Okay? So meron na tayong A. Okay? Next, gamitin natin yung iba. What about if T is 0? No? So, second criteria, if T is 0, so ito yung unang criteria, letter A, B, C. So ito yung letter A, in-apply natin. Apply naman natin letter B. So if T is 0, so magiging ano yung equation? Magiging N of 0 is equal to, yung A alam ko ng 100, over 1 plus b e raised to ct. So if t is 0, magiging ano to? 100 over 1 plus b e raised to c times 0. And any number raised to 0 will just be equal to 1. So therefore, eto, equate na natin siya sa ano bang value niya? 10, di ba? 10. So magiging 100 over 1 plus b times 1 is equal to 10. So therefore, this will allow us to calculate for B. Cross-multiply ko na lang. So I think this is 9. No? So 9. So B is equal to 9. If you look at the choices, actually, may sagot na tayo, no? Ito, in-expect natin na sagot. Kasi negative dapat yung C, eh, no? Pero sa huli pa natin siya maka-compute. So, lastly, since alam na natin ngayon na yung function natin is currently 100 over 1 plus 10 e raised to ct, so kunin na natin ngayon yung derivative nito. Okay? So, ang derivative nito would be So, pwede natin siya isulat ng ganito. Ganyan, no? Para magano na lang tayo, derivative by power. So, magiging 100 times negative 1 times 1 plus 10 e raised to c t raised to negative 2. Tapos, i-derivative pa natin yung loob. Ang derivative ng loob ay derivative ng 1 is 0. Derivative naman nito would be 10 e raised to ct tapos times c. Diba? Kasi i-derivative pa natin exponent. Which is derivative ng ct, assuming c is constant, will just be c. Okay? And that's it. And this should be all equal to 0.5. Okay? So, ayan. So, simplify lang natin. Magiging negative. This will become negative 100. Bali, mag-multiply ito. Highlight ko lang ha. Ito, mag-multiply dito. So, mayiging 100 times 10. So, mayiging ano na yan? 1,000 times C times E raised to CT. Tapos ito, lagay ko sa denominator side. Over, kasi negative yung exponent. Over 1 plus 10 E raised to CT squared is equal to 0.5. Okay, so at this point, we can now solve for C. Kaya sabi niya,
Sabi niya, when t is 0, no? When t is 0. Okay, so when t is 0, ano mangyayari dito? When t is 0, this becomes 1. This becomes 1 as well. So therefore, this simplifies to negative 1000 C over over 1 plus 10 squared equals 0.5. Okay? So again, dito, no, hindi ko pa nasa-substitute yung t is equal to 0. So pag sinubstitute mo na yon, magiging 1 na lang to, magiging 1 na lang to. So you can now solve for c. So c becomes 0.5 times 11 squared over negative 1,000. So that gives us negative 0 point, may kulang dito. 0.5 Okay, so may nakaligtaan pala ako, no? So, hindi pala 10 yung B. Ang nailagay ko dito is 10. Dapat pala 9. So, burahin ko lang to. Gawin lang natin itong 9. Gawin lang natin itong 9. So, 9 din ito. So, magiging 9 ito. Okay, and then ito na ngayon, itong binilugan ko ng yellow times 100, 900 lang pala to. Negative 900. Tapos ito naman, over 9. Okay, tapos 900. And then ito ay 9. Okay? So kaya dapat, yung C natin would be 0.5 times, kapag in-Ross multiply itong 1 plus 9, so 10 squared, divided by 900. Negative 900. So that gives us negative 0.0556. Okay, hence our answer here is definitely letter C. Okay, so sa board exam, kapag nakuha mo na yung dalawa, tapos wala naman silang kaparehas. In this case kasi, ito lang yun eh. Nakuha ko na itong dalawa, so wala naman silang kaparehas. So automatic na sinay sagot. Okay, kung lalo na kung nandun sa choices lahat. Alright? So, and that's how we solve this particular problem. Music.